Nitong nakaraang Marso, ininunsad ng Rescue ang Uscoop segment, kasabay ng panawagan na magpadala kayo ng video o mga larawan na nagpapakita po ng kabayanihan. At sa nakalipas na 2 buwan, marami ang tumugon. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa Visayas at Mindanao. At sa isang natatanging pagtatanghal, kilalanin natin ang mga Uscooper at ang mga kwento sa likod ng kanilang mga video at litrato. Hoy, lulubog na! Hindi ko po alam kung ano yung sino po yung uunahin ko sa kanila. Basta inuna ko na lang po yung bata. Yung time na yun, hindi ko na inisip yung sarili ko. Gusto ko talagang tumulong. Kung ano man yung mangyari sa akin, bahala na si Lord. Yung ginawa lang yung isa, umakyat sa bubong. Kasi yung tabi-tabi yan is squatter. Yung sunog sa ilalim ng bubong, iniwasan niyang pumunta sa kabilang bahay para hindi na lumagana. Nakita ko yung crack dyan na ano. Then sabi ko, bakit ganito ito? Hindi man lang nila inaayos ito. Sabi ko, what will happen pag may mga na ano dito, na disgrasya dito? See, parang hindi lang naman iisa yung napansin ko na crack na yun eh. Magandang gabi po. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang Uscoop sa Rescue. Noong kasagsagan ng bakasyon at summer outing, isang hindi inaasang pangyayari ang nasaksihan ng ating Uscooper sa Matabungkay, Lian, Batangas. Pero ang grupo, hindi lang po nagdokumento. Tumulong din sila na makapagsalba ng buhay ng iba. April 22 po yon, mga around 3 o'clock in the afternoon, nakita po namin na may nagbangga na 2 bangka. Nalulunod na po yung isang bata at bali nagpapanik na po yung mga nakasakay sa bangka. Yung sakay po ng bangka na po na yon, isa 8 katao po, 2 bata po, tsaka 6 na may edad na po. Yung isa pong bangka, papunta po sa ano, fallout na po. Tapos yung isa, ipauwi na po. Bali po yung pagka-uwi ng isa, nagka-ano po yung ano nila, nagkabanggaan po. Tapos yun na po, yun lumubog na po. Salukuyan po kami nung nagkakasiyahan po dito noon. Nung may narinig po kami nagsisigawan banda doon, pagkita po nga namin, nagbangga na po yung 2 bangka. Nakalubog na po pala yung isang bangka. Bali doon po nangyari. Tangi yung mga bata, isang bata yung panik sa kanila, pinapautay na ano. Safe naman yung nakasaan to eh. Iniisip ko pa na baka mapahamak yung bata kasi nga yung mga matatanda, yung karamihan hindi po marunong lumangoy. Alas wala pong marunong lumangoy. Bali yung mga kaibigan ko po nga, nagtalo na sila sa ano. Ang gusto nga po namin matulungan po yung mga bata dahil nagpapanik na nga po pati yung mga babae. Motivate sa akin tumulong dahil dun sa mga bata. Kasi kawawa yung mga bata eh. Halos lahat sila, lahat na nasa taas ng bangka, wala silang life vest. Estimate ko sa lalim, 10 feet po siguro. Kasi kahit nung kasama kong matangkad na tropa ko, hindi niya na po maaabot yung ilalim. Hoy, lulubog na! Ganito po kalayo yung tinano ko, yung nilangoy, tinalong ko po noon, nilangoy ko. Mula po dito, mga 50 meters po or 75. Para po mailigtas lahat, naka-2 pong balik ako noon, yung time na yon. Kasi po, ang dami po kasi nila sa bangka eh. Hindi ko po alam kung ano yung, sino po yung uunahin ko sa kanila. Basta inuna ko na lang po yung bata. Yung time na yon, hindi ko na inisip yung sarili ko. Gusto ko talagang tumulong. Kung ano man yung mangyari sa akin, bahala na si Lord. Medyo masaya kasi alam ko sa sarili ko na marunong pala akong tumulong sa kapwa ko.